Welcome back to Cinema News. Three of the stars of Tabing Ilog, the musical, JL, Joanna, and Akira. Hello! Hello. Oh, hindi naman usapang P-pop ngayon, kakaiba. Congratulations on being cast as the iconic Rovik and Eds ng Tabing Ilog. Congratulations! Thank you po. Nakaka-pressure naman yung iconic. Ay, iconic talaga. Yun nga yung tatanungin ko kasi syempre, 2 decades ago, ang Tabing Ilog, ilang taon kayo nung lumabas ang Tabing Ilog noon? Wala pa po kami sa mundong to. At all? Wala like, pa po. Ilang taon na ba kayo? 2001 ako. Sa kami po ni JL. 2004. Amazing. Amazing. Pero, kailan nyo nalaman na may Tabing Ilog nung in-offer na yung project na to? Or medyo naririnig-rinig nyo naman siya dati? Before po ako, narinig ko kay Mami po. Si Mami po kasi ng Tabing Ilog dati. Nung nanood lang kami nung musical. Yung first po na Tabing Ilog yung musical. Doon ko lang din po nalaman na may Tabing Ilog po. Before you start running the show on November 10, halos over a month lang ang meron kayo to actually prepare and rehearse. So, kamusta ang jam-packed 1 month ninyo so far? Nakakatakot na po kasi lalo na first time po namin sa theater. So, talagang malaking adjustment po. Plus, yung schedule pa po namin sa BINI and BGYO. So, gapang talaga. Kailangan ng double effort po. Tsaka, ayun po, marami din, halos everyday na din yung rehearsals namin and minamaximize talaga namin yung bawat oras sa dito sa Tabing Ilog para hindi masayang. As in, on time kami nag-i-start, tapos kaya mag-extend. Kasi ano eh, wala nang time talaga, so kailangan na namin talagang lahat kailangan mag-focus, kailangan walang ano dito, walang maiiwan, walang lutang, ganyan. Laban kong laban. Bawal lang lutang dito, kailangan nandit palagi, kahit yung utak mo, ano na lang, 2MB na lang. Yun yung dapat nasa post-it sa banyo, bawal ang lutang. Bawal ang lutang. Pero yun nga, sobrang yun ang busy. Bakit ginustupan niyong idagdag ito sa inyong mga ginagawa ngayon? What about the project, I guess? Sabi niyo, sige, laban! Siguro po, ano yung magandang experience din po kasi. Bukod sa sikat na sikat yung Tabing Ilog dati, marami po kaming lessons na pwedeng matutunan from theater po. Simula sa discipline nila, sa ginagawa nila, sa way ng pagsalita, sa way ng pag-acting, sa way ng pagganta na pwede po namin ma-i-apply sa BGY or BINI po. So ayun po yung isa sigurong factor kung bakit kinagat namin yung project po. Tsaka po nung nag-release po nung auditions nga po, na may pa-audition po, parang si Sir James and Direk Lori na yung nagsabing mag-try kami. Eh, may ganap po kami nung time na yun, so hindi kami makakapunta talaga dito physically po. Binigyan kami ng chance makapag-send ng video po. So, dun kami nag-audition po. Wow! So, despite having virtual audition at hindi in person, kayo pa rin ang napili. Ayun nga po eh. Hindi rin po na in-expect kasi halos kahit yung audition po namin, kulang din kami sa preparation kasi ano din talaga, biglaan lang din. So what was the audition? Was it lines ng character? Was it song? Ano siya? Ano po siya? Bali, one monologue video, okay. One dancing video, and one singing video po. So ayun. Lahat? Oh my. So did you dance and sing BGYO and BINI songs or iba? Ako po dance break ng BINI song. Ako po BGYO song din. Ako iniba ko, wala lang. Iniba ko lang siguro dahil meron din akong inattenda ng dance class before nung audition, so nagamit ko siya. Yeah, you must have done something right kasi kayo nga ang napili bilang Rovik at Eds. Like you mentioned, first time niyo lahat to do theater. Oh. And Akira, I know that you were in Bola Bola, the series. So medyo may experience na with series acting. Pero ibang-iba daw ang teatro, sabi nila. Ano yung pinaka-challenging na adjustment that you had to do in terms of acting? Big movements po.
tsaka loud voice. Kasi sa series po, di ba, may lapel, so maririnig kahit mahina yung boses. Sa theater po, kahit sabihin mong may lapel, ang target mo, hindi mo ibabato yung linya sa harap. Kailangan ibato mo siya doon sa tao sa pinakalikod po. So, kailangan marinig ng tao. Siguro yun po isa sa challenge, saka yung big movements po. Yeah, kasi sa, I guess, sa series kasi may close-up eh. Kayo naman, Joanna and JL, of course, sanay kayo to perform live. Pero singing and dancing, ano yung pinaka-challenging naman with doing this musical? Opo. Siyempre, pag nagpe-perform ka sa BINI, kapag may times na napapagod ka, pwede ka kasing kumuha ng energy sa audience. Pwede kumaway ka or nitian mo sila. Pwede mong laruin eh. Pwede kang mag-adlib dun eh. Dito, pwede kang mag-adlib. Pero not all the time. Kasi pwedeng may hindi ka mapasukan na kanta. Merong pwedeng malito na kasama mo sa scene dahil nag-adlib ka. Alam mo yun? On point lahat. Yeah, yeah. Naka-time talaga, yung... no? Oo. Oh. Kailangan mong maging focus pero gawin daw naming playground yung stage kasi doon mo mapapakita na sobrang yung genuine ng pag-acting mo doon sa lahat ng mga lines. Yeah, exciting! Exciting na may bago na naman kayong, I guess, madidiscover sa inyong craft. Pero syempre, hindi biro ang roles na inyong ginagampanan. Wow. I'll start off with... Napasign up na ka si Johanna. I'll start off, of course, with JL and Akira. Speaking of JL, talagang the John Lloyd Cruz, ang unang gumanap na Rovic, tatak na tatak, syempre. So how do you plan nalagyan ng sarili niyong spin yung character na to? Sa akin, yung version ng Rovic ko, hindi ko nilalayo dun sa mismong personality ko. Kasi ako, alam naman ng mga... aces ng mga supporters po namin kung gaano ako mang barda, kung gaano ako talaga pag-usap, halimbawa sa Kumu. Siguro yun, hindi ko nilalayo dun sa character, yung sa kay Rovi, kasi kumbaga dun pa rin yung sa sarili kong personality para makita pa rin po. Ikaw naman, Akira, paano mo lalagyan ng Akira spin ang isang John Lloyd role? Same po kay JL eh. Hindi po kami masyadong kumuha po talaga. Kasi nakausap po ni Joanna dati sila, Miss Kay Abad. And yung tip po nila, Miss Kay Abad, na parang yun niya, wag nyo kaming gayahin. Gawa nyo ng sariling buhay yung karakter nyo. So ang ginagawa po namin, parang nilalagay namin yung kung ano yung personality rin po talaga namin dun sa character. So kung si JL po yung parang medyo babarda, yung Rovic ko naman po na version yung medyo bright, medyo palangiti, ganun po. So magkaiba po. That's super interesting na iba ang atake ninyo kasi nga, yun nga, I guess every run of the show has a different flavor based dun sa sinasabi ninyo. Ikaw naman, Joanna, tulad ng sinabi ni Akira, Eds used to be played by Kay Abad. Anong masashare mo sa amin tungkol sa naging kwentuhan nyo ni Kay? At paano kayo nagkausap? Did you reach out? Kinonect pa kayo ng Star Magic? Ang ABS-CBN Ball po kasi. Nasa isang ball! Table kami with Opo, mga managers po namin. Eh, alaga din po kasi nilang dalawa before sina Miss Kay Abad po. So, nagkaroon lang po ng konting catch-up po. So, nabanggit po ni Miss NQ na ay nga po, ako yung mag-play bilang Eds po nung Tabing Ilog the Musical. And naging excited po sila, even Sir Baron Geisler po nandun. And nagbigay lang sila ng advice na huwag nga kopyahin kung anong ginagawa nila. Kasi nga new generation na po ito. Eh, syempre, iba yung kung paano sila gumalaw before. Nakatulong din sa akin na hindi ko pinanood yung mismong series para lang hindi ko makopya si Miss Kay Abad. Kung ano yung interpretation ko dun sa script, yun ako. Yun yung gagawin ko. I wanted to ask you, Joanna, kasi you are not the only actress playing Eds. Meron kang dalawang kahalili sa role na ito. And that's of course Vivory and Sheena. I'm curious, ano yung dynamic na yon? Meron bang competition? Meron bang comparing notes? Tulungan? What's that like? Sa totoo lang po, bihira lang po maging kompleto sa rehearsal kasi... Pag nandito ako, si Ate V yung wala. Pag nandito si Ate V, minsan ako, madalas ako yung wala. So si Sheena lang talaga yung parang wala pang absent si Sheena. So pag ganun po, pag nagkita-kita kami, nagbubuklatan po kami ng script po. Tapos
nire-review lang namin, saan kayo pumunta dito, saan dito, tapos nagbablocking kami, tinatry namin yung mismong blocking. Tulungan po, wala pong competition po, kasi sabi rin naman ni Direct Feel na magkaroon kami ng sarili naming flavor, hindi namin kailangan gayahin kung ano yung ginagawa nila, para lang maipakita namin yung iba't ibang ads. And yun, kaya kailangan niyo pong bumili ng ticket at panoorin po kami more than once kasi ibang iba't ibang character po. Dami po makikita niyo. Grabe, iba, I guess iba-ibang yun nga, iba-ibang flavor ng tabing ilog ang makuha ng bawat manood. E curious naman ako sa inyo, Akira and JL. Syempre kayo, sobrang close niyo ng dalawa. You're like brothers, right? So, paano na si Benedict left out ba siya sa inyo? Ay, si Benedict po, minsan siya pa nga po yung nag-gather sa aming tatlo eh. Aww. Sobrang man si Benedict, sobrang bait, approachable. Tsaka at the same time, siya yung may mas experience sa theater. So, tinutulungan niya kami parehas na kung ano yung pwedeng mga yung nagsasuggest siya ng mga pwedeng ad-lib or nuances or yeah, kung ano man. Sobrang ano niya. Tsaka so, grabe po si Benedict kasi may andoy pa po siya na role bukod sa Rovic. So, dalawa ang inaaral. Oo, gusto ng sakit ng ulo. Dalawang role lang kinukuha. Yun yung hanap. I'm curious, ganong karaming percent ng performance ninyo is singing at ilan ang speaking? Is it half and half? 80% po yung singing po. 80? 80%. Oh my God, that's a lot. Opo, kasi nung nagpaplano daw po si Nadirek, pag nakikita nila, ay puro usap na lang. Gawin nila lang kanta yan. Ganun daw po sila. Ah, meron pang on the spot na changes throughout the rehearsal. Opo, parang halos every training, nag-iiba po. So maya't maya po kami nag-check ng updated script po para aware kami po. Lalo na ngayon na nagsi-scene work na kami. Medyo may mga konting changes pa talaga kasi meron kaming ibang na-feel sa scene na to. Tsaka ang ganda lang sa rehearsals namin na nagbabatuhan kami ng kanya-kanyang idea, nagsasuggest ng ay parang mas better po kung ito yung sabihin ko or mas better po kung ganito yung gagawin kong expression. Yung ganun, parang lahat talaga nagtutulungan. Yun nga po sabi ni Direk, hindi lang daw siya ang bubuo ng play na do, kundi kaming lahat. Kaming mga Gen Z talaga. Opo. Kanina pa you're mentioning the term Gen Z dahil para dito nga ang inyong version ng Tabing Ilog. Anong meron nung kwento ninyo para sa musical na ito na makaka-relate talaga lahat ng mga Gen Z audience? Yung Gen Z kasi natin ngayon parang halos lahat, let's be realistic, matigas yung ulo na mga kabataan. Karamihan. And feeling ko isa na ako. makikita natin sa story na to yung pagiging relatable niya. Family problems, love problems, friends, kung ano ba yung mga issue ngayon ng mga barkada. Yung pag may nag-leave lang sa GC, magagalit ka na ba? Yung mga ganun kababaw. So feeling ko relatable siya sa lahat ng age namin po. Yung realizations po na pwede nilang mapulot sa play na, paano ba nag-work yung generation ngayon para mas maintindihan nila, mas malaman nila kung paano nila pwedeng tulungan or paano nila pwedeng i-approach yung generation po ngayon. Meron din po siyang tinatalakay na about mental health. Ayan. So para mas maintindihan po natin na hindi biro yung mental health, na kailangan natin siya seryosohin pagtuunan ng pansin kapag nalaman natin mayroong problema yung isang tao. Ayun po. Galing. Thank you for adding that. No, tama lahat ng sinabi ninyo. And how long does the play run? In terms of running time ng buong play? 2 hours. 2 hours, 2 acts. May isang intermission? Tama ba? Oh. Mayroong break. Ganun. Oh my goodness. Hey, good luck guys. Malapit na ang inyong showing date. My goodness. Very, very excited for you three. Again, congratulations
sa inyong role sa Tabing Ilog the Musical, please do invite everyone to watch and where they can get tickets. Yes, iniimbitahan po namin kayo mga kapamilya po na manood ng Tabing Ilog the Musical po. Magsisimula po eh ngayon November 10 ang mga schedules po ng mga shows namin. Per character po ay naka-post po yan sa social media accounts ng Tabing Ilog the Musical. So make sure to follow them po para maging updated kayo. And tickets are available po sa ktx.ph. Again, congratulations JL, Joanna, and Akira, Tabing Ilog the Musical. Thank you guys. Thank you po. Piolo Pascual, Anne Curtis, Pia Wurtzbach, ilan lamang sa mga superstars who took their time to be in character for the upcoming Opulence Halloween Ball. Samahan niyo kami sa aming kwentuhan with the man behind the event, Raymond Gutierrez. The story of how the concept came to life, sino-sino ang mga dadalo, and how does he see Opulence growing in the next few years. That's next here on CinemaNews.